Ayan, nakagawa ko ng paraan kung paano ko maitutok ang camera dito sa lulutuin natin ngayon, no? So, bali, umpisahan na po natin. Sana hindi mawala sa ano yung camera. Okay, may dumaan na bisita. Ayan. So, heat muna natin yung ating saucepan. Saucepan in Tagalog, kawali. Ayan. And then, lagyan natin siya ng olive oil. As usual, 2 tablespoons. 2 teaspoons. Again, 2 teaspoons lang. Para lang hindi dumikit. Okay. So, bali, bawang lang ang ilalagay ko kasi wala akong sibuyas. Gaya nga nang nabanggit ko kanina, naghagilap lang ako sa ref kung anong meron. Kasi ayaw na ayaw ko yung may nasisirang mga gulay. So, ang ginagawa ko, pag ako namili, once a week kasi ako namimili. So, kung ano yung mga hindi pa naluto, pwede kong pinagsama-sama yun. Na pinagsasama-sama ko yung mga gulay na yon o kaya yung mga ricado na yon. And then, hahanap na lang ako ng main na character, which is sa araw na ito, ang ating main character is eto siya, Hereford Corned Beef. Hindi po ako binayaran ng Hereford para i-promote siya. Nabili ko lang ito, so ito ang lulutuin natin. So igigisa lang natin siya. So maraming bawang ito. Huwag nyo na lang sabihin sa mga anak ko kasi hindi sila masyadong mahilig sa bawang, but I'll make sure to eat na hindi nila malalasahan. So yan, lutuin natin yung bawang. Lutuin natin siyang maigi para makuha ng ating mantika, yung lasa ng bawang. Ayan, may dumating kasi akong bisita kaya pinuhos ko muna. So, ayan, medyo brown na yung ating bawang. So, ang isusunod natin, dapat sibuyas, kaya lang wala tayong sibuyas. So, in this case, pwede na natin ilagay ang ating kamatis. Ayan. Ang damo. Okay. So, dito, ang ginagawa ko, pag bago, habang pinapalambot ko yung kamatis, lalagyan ko na siya ng kanimpla. Lalagay ko siya ng konting asin, konti muna kasi para mamaya, pag nilagay na natin yung main na ano natin na iluluto, is hindi siya masyado maalat. Okay, so pepper. Freshly ground pepper. Ayan. Ang hirap. Mahirapan ako. Ayan. Kasi mga anak ko mahilig sa pepper. And then, we'll put yung ating rosemary. Yung ating rosemary olive. Konti lang. Ayan. And then, we'll put a little bit of oregano. Konti lang din. Ako yung ginagawa ko, sinacrush ko siya. Ayan. And then, a little bit of basil. Ay, rosemary pala. Basil. Rosemary. Ayan. So, we'll put a little bit of rosemary para mabango. Tapos, ayan. Palambutin natin ng konti yung ano, kamatis, no? Siguro maganda nito. Ilagay ko na yung lemon. Konting lemon. Patanggalin natin yung buto. Okay.
kalahati lang ng lemon, no? Pwede rin kalamansi kung gusto niyo ng kalamansi. Pero okay na rin yung lemon kasi nandyan lang yun sa ref. Kaya kinuha ko lang. So, tanggalin ko lang yung buto ng lemon. Yan. Mabango na siya. Yeah. Ayun, mas maganda para lumambot ito ng husto. Lagyan natin siya ng konting water. Pero konting-konti lang. Siguro mga about 1/4 cup of water. Para or half cup of water. Half cup of water. Half ba yan? Hindi yata half. Or less than half. Tansya-tansya na lang. Para lang lumambot ito. Kasi ayaw naman natin na may sabaw yung ating lulutuin, no? So, cover muna natin. Make sure na hindi masyadong malakas yung ating stove. And then, mamaya, pag medyo malambot na, i-mince natin siya, no? Para sa ganon, ma-absorb ng sauce yung mismong tomato. So, ipopost ko muna ito. Ayun, may lumakad na naman na bisita. Tapos, balik tayo pag malambot na siya. Ayan. So, okay na yung ating tomatoes, no? Yung ating mga kamatis. Na ano ko na rin siya na ano ba to? Ingit-ingit ko ng konti para sa ganun matunog ng husto. Ayan. So, ayan. As you can see, wala siyang gaanong sabaw, no? Mamaya, sasabawan natin pag palalambutin na natin yung patata. So, nabuksan ko na rin yung corned beef, no? Careful lang sa pagbubukas ng mga corn na may susi. Yung sinususian. Kasi, may sharp yung mga edges nun. So, careful lang tayo dun, no? Mas gusto ko kasi na yung corned beef ganito siya, yung wala, hindi siya chunky. Although sa chunky, meron din akong recipe sa mga chunky na corned beef. Yun naman, sinasabawan ko yun, nilalagyan ko naman siya ng repolyo. Ayan. So, as you can see, wala siyang gaanong sabaw, pero lalagyan natin siya ng konting water, mamayang konti, bago natin ilagay yung patatas. Ayan. So, ayan. Yung mga anak ko talagang kilala nila ako sa pag-iimbento ng mga iba't ibang ulam at ibang klase pinfusion ko. Minsan, matikman ko yung, like before, merong pinatikim sa akin na Singaporean dish, yung kapitbahay namin. And then, tiningnan ko lang kung ano yung mga ingredients. Tapos, nilasahan ko lang. And then, yun na. Na ano ko na siya. Naluto ko na siya. Mahilig kasi yung mga anak ko sa medyo spicy. Although not often, paminsan-minsan lang, no? So, siguro, lagyan natin muna siya ng konting sabaw bago natin ilagay yung patatas. Okay, so, lagyan muna natin siya ng 1 cup. Yung cup na ginagamit ko, yung cup para sa rice, no? Ayan. Ganyan lang. So, now, haluin natin. Minsan, nilalagyan ko to ng Worcestershire sauce. Yan. Ewan ko, basta ganun siya. Or, I put some, ito. I'm putting this sesame oil. Konti lang naman. Huwag naman marami. Mahal to eh. Okay. So, put a little bit of sesame oil para bumango siya. No? Masarap ang magiging amoy niya. Okay. And then, luto pa little bit of soy sauce. Konti lang. Para magkakulay lang siya. And then, lalagay na natin yung ating patatas.
Pero mas maganda ito kung ano ito, yung chunky na corned beef. Mas maganda siyang tingnan. Hindi ko kasi napansin na hindi pala ito chunky. Itong here, or yung isa pala ang chunky. Yung, ano ba yun? Hormel yata yun, yung chunky. Hormel corned beef. So, ilalagay na natin yung ating patatas. Siguro itong patatas, 1/4 kilo or at least 2 medium size no, na patatas. And then, once na hiniwa nyo siya, pagkahiwa, ibabad nyo ng tubig kasi kung minsan nangingitim siya kung naka-expose siya sa air nang hindi nakababad ng tubig na may asin. Yan. Para hindi siya mangingitim. Para siyang apple. Yan. Yung apple kasi kapag hiniwa mo, tapos hinayaan mo siyang expose, eh nangingitim. So, may mga patatas na ganun din ang ano niya. No, nangingitim din. Okay? So, ayan. Ayan. So, i-ano lang po natin siya. Hayaan muna natin na lumambot yung ating patatas. Ayan. Marami ang corned beef. Para siyang corned beef na patatas. Ayan. So, ayan. Antayin lang po natin na siya ay maluto ng husto. Cover natin siya and then lower down yung ating stove. Ayan. Okay. So, mamaya pag medyo ano na, nabawasan na yung sabaw at na lumambot na yung patatas, then luto na siya nun. So, ipapakita ko mamaya, ipopost ko muna. Okay. Ayan na siya. Ayan. So, konti na lang yung kanyang sabaw. So, i-check na lang natin kung luto na yung, I guess, luto na yung patatas, no? Malambot na siya. So, ladies and gentlemen, yan po ang aking version ng ginisang corned beef with patatas. So, mamaya, ipi-plating ko siya at lalagay ko yung picture sa end ng video na to. So, gaya na dati. If you like my video, please click the thumbs up and subscribe to my YouTube channel for more video tutorials. And as I promised, meron po akong ini-edit na video ngayon about how to become a VA based on my personal experience. So, yeah, upload ko rin yun within this week. And then, mamaya, ipiplating ko muna itong ating ginisang corned beef. Okay, thank you and God bless you all. Enjoy watching!